Pinagpapaliwanag ng Interior Secretary ang isang opisyal ng DILG kagunay sa pahayag nitong bawal magpapirma ang mga opisyal ng barangay para sa People's Initiative. Umaapila naman ang isang election lawyer sa COMELEC na itigil na ang pagtanggap ng mga pirma. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni na Jonathan Andal at Sandra Aguinaldo. Sa pinakahuling tala ng Commission on Elections o COMELEC sa isinasagawang People's Initiative, meron ng 153 na legislative districts ang nagsumite ng mga pirma para sa pag-amyenda ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Lagpas kalahati yan ng kabuuang 254 legislative districts sa bansa. Pero panawagan ng election lawyer na si Romulo Makalintal, tigilan na ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma dahil batay raw sa Supreme Court ruling, kailangan mabasa ng tao ang petisyon bago ito pumirma. Kaya hindi raw pwedeng mauna ang pirma kesa sa petisyon. Pero sagot ng COMELEC, sinusunod lamang nila ang guidelines kaugnay dito. No choice naman po ang COMELEC at this point. Number one, ministerial duty po namin yan. Bali, wala lahat ang signatures na yan hanggat hindi pinafile sa amin ang formal na petisyon. So tingnan po natin at dapat, obligasyon naman ng magpa-file ng petisyon ng proponent na kumbinsihin ang COMELEC na talagang naintindihan ng mga kababayan natin yung kanilang pinirmahan. Nilinaw naman ngayon ni DILG Secretary Benor Abalos na walang patakaran na nagbabawal sa mga barangay official na magpapirma sa People's Initiative. Ginawa ni Abalos ang pahayag matapos sabihin ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Felicito Valmosina na bawal umanong magpapirma para sa charter change ang mga barangay official. Yung sinasabi niya tungkol dito na statements ay kanyang opinion lamang yon. Hindi po ito ang official na stand o posisyon ng DILG. Sinabi ko kay Yusek Valmosina, mag-explain ka sa akin, saan mo nakuha yan? Dagdag ni Abalos, meron pangarap COMELEC Unbank Resolution na nagsasabing exempted o hindi kasali ang mga elected barangay officials sa mga pinagbabawalan na makilahok sa mga political activities sa ilalim ng Omnibus Election Code. Pero para mas malinawan kung hanggang saan ang exemptions ng barangay officials, sumulat na raw ang DILG sa COMELEC. Ibig sabihin po pwede. But again, they cannot use government resources. Antayin na lang muna natin, tasagot naman kagad tong COMELEC. Kinontra rin ni Abalos ang sinabi ni Valmosina na bawal magkomento ang mga barangay official tungkol sa People's Initiative. Sabi ni Abalos, karapatan ng bawat isa ang magbigay ng opinyon. Itatanong din daw ng DILG sa COMELEC kung pwedeng gamitin ang mga barangay hall bilang venue ng pagtitipon sa signature campaign. Hindi pa masabi sa ngayon ni Secretary Abalos kung may ipapataw na disciplinary action laban kay Undersecretary Valmosina. Let this serve as a warning sa lahat ng aming undersecretary na opisyales. Kasi mahirap, kawawa rito ang tao, magkakalituhan on the ground. Kamukha na nangyayari ngayon, nagkakalituhan, nagkakagulo sila. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal. Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.